Muli, sinasabi po natin dahil nga ito'y voluntary, hindi naman to obligatory, wala naman po kasi umiiral na batas. Initially talaga, hirap na hirap ang Commission of Election, aaminin po natin na makapagdagdag pa pwede ipataw na parusa kung meron man. Aminado ang Commission on Elections, nahirap sila pagdating sa pagpapataw lalo na ng mabigat na parusa sa mga hindi dadalo sa inorganisa nilang debate. Sa ngayon kasi ay wala pang batas hinggil dito. Ngunit ayon kay Commissioner George Erwin Garcia, inatasan na ng COMELEC and Bank ang kanilang Law Department at Education and Information Division na pag-aralan ang mga pwede pang maipataw na parusa para sa hindi sisipot sa debate. Pagkatapos ito ay isusumite sa Anbank para mapag-usapan at maaprubahan. For them to immediately submit this Wednesday, ano pa ang iba pang sanction na pwede natin ipataw o ipatupad doon sa mga hindi nakakadalo sa ating debate, lalo pat halimbawa yung pagdalo ay walang credible o tamang praso. Kaugnay nito, hindi naman suportado ng komisyon ang one-on-one debates. Paliwanag ni Commissioner Garcia, hindi ito magiging patas sa ibang kandidato. Pagka po kasi nag-one-on-one, nakakahiya at unfair naman po naman doon sa mga ibang kandidato. Para po tayo nag-discriminate. Ang lahat po ng mga kandidato ay may equal chance na mabigyan ng kanilang entablado at kanilang panahon. Mahalaga na makita ang mga kandidato na magsama-sama para magkaroon ng pagkakataong makasagot at mailahad ang programa at plataforma de gobyerno. Samantala, inaasahan na mapapabilis na ang aplikasyon para sa gun ban exemption at pagkakaroon ng security sa panahon ng eleksyon. Aalisin na ng COMELEC ang maraming requirement dahil alam nila ang pangangailangan ng ilang individual na ma-exempt sa gun ban at makakuha ng seguridad tulad ng mga nasa hudikatura, mga negosyante na may mataas na banta sa kanilang buhay. Bahagi ng hakbang na ito ay i-decentralize ang aplikasyon o pwede na itong gawin sa mga regional office ng COMELEC. Medyo nagiging napakabagal ng pag-approve o pag-deny ng mga application. Pumipila ang tao. Pagkatapos, medyo madami po nagre-reklamo. Napaka-credible po ng threat, lalong-lalo na sa ilan nating mga kababayan, ng mga negosyante. Pag-uusapan ito ng COMELEC sa Anbank session nitong darating na Miyerkules para makapaglabas na rin ng kaukulang resolusyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.